lang siya sa mga baguhang sexy star na naging maugong ang pagpasok sa mundo ng showbiz. Unang nalunsad ang kaseksihan niya sa magazine FHM. Naging controversial din ang kauna-unahang pelikulang pinagbidahan niya. Ngunit higit siyang lumikha ng balita nang maungkat ang tungkol sa pamilyang kanyang pinagmulan at ang kaisa-isang kapatid na ninais siyang itaguyod at maprotektahan laban sa mapanuring mata ng lipunan. Mga kaibigan, ngayong gabi, tungayan po natin ang kwento ni Juliana Palermo. Maagang napalayo si Juliana sa kanyang ina. Bakit kailangan mo pumunta ng Amerika? Dahil sawang-sawa na ako sa buhay natin dito! Lahat na lang ako gumagastos! Sinusumbat mo ba sa akin yon? Ginagawa ko naman lahat ng makakaya ko, ah! Pero hindi habang panahon, ganito na lang ang buhay natin! Pupunta ako sa Amerika para magkaroon tayo ng magandang kinabukasan, naiintindihan mo yon? Yun lang ba ang dahilan mo? Ha? Yun lang ba? O gusto mo akong takasan? Takasan sa anong paraan? Takasan dahil hindi mo na ako mahal! Kung itutuloy mo ang pagpunta mo sa Amerika, ituring mong hiwalay na tayo. Mama, huwag ka lang umalis. Dito ka na lang. Uso, mapapalik naman ako eh. Dito ka na lang kasi. Huwag ka nang umiyak, Albi. Magkikita pa naman tayo ulit eh. Babalikan kita. Mama, kailan pa po kayo babalik? Magtatagal pa po ba kayo doon? Tsaka, bakit hindi mo na lang po kami isama ni Papa? Basta, pangako ko magkikita tayo ulit. Pangako ko yan. Ha? Mama! Mama, huwag na lang kami iwan, Mama! Dito na lang kayo! Dali lang! Sa labas! Mama! Tama na yan! Tama na yan! Tama na, Albie! Alis ka na! Mama! 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 Mama
Dahil hindi makasundo ang asawa, napilitan ang ina ni Juliana na umalis patungong Amerika. Sa'yo. Paglaki dati, ahalis na tayo dito. Tapos, yung mga mata mo, paggamot ko yan para makakita ka na ulit. Magiging masaya tayo. Napangako ba yan sa'yo? Tapos maghiwalay ang kanyang mga magulang, si Juliana na ang tumayong tagapag-alaga ng kanyang kapatid na si Dudes na may kapansanan sa pag-iisip. Ngunit hindi niya inaasahang malulugmok din sila sa kahirapan matapos silang iwan ng kanyang ina. Dudes, Dudes, yung mga gamit natin! Ang litrato natin to, ah! Asan na yung album nito? Pati ba naman yung album ni Nakaw? Yung mga upuan! Yung mga gamit! Alvi, hindi ni Nakaw. Sina Tita Charing ang kumuha niyan. Wala naman daw kasi yung nanay niyo, eh. Tsaka, ayaw na rin ang tatay mong makita yung mga gamit na binili ng nanay mo. Kaya kinuha na nila. Sige, maiwan ko na kayo. Nandiyan ka na naman eh. Pa, yung mga gamit natin. Saan po ba kayo pumupunta? Bakit ang tagal-tagal niyo pumalik? Pasensya na anak ha. Marami lang akong ginagawa eh. Pa, yung mga gamit po natin. Kinuha po lahat ni Tita Charing. Daddy, pumili natin yung mga gamit natin. Bayaan mo na sila, Alvin. Eh, bakit po? Eh, mga gamit natin yun ni Mama eh. Dapat kunin natin yun kasi hahanapin po yun ni Mama pagbalik niya dito eh. Pa! Pakunin po natin yung kila Tita Charing. Ano ba? Hindi mo ba ako narinig? Sinabi na pabayaan na lang natin sila. Unawain at alagaan. Madalas na maging biktima si Dudes ng kalupitan ng kanyang mga kamag-anak. Ano ba naman yan, Dudes? Lahat lang ng gamit ko sinisira mo kasi pukulat ko. Tita! Tumalo ka na! Tita! 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 T
akong sigawan? Ha? Eh, baka ibigin kaya kita patiwarek? Wala na nanay mo, kaya huwag kang umastang prinsesa rito! Huwag po! Hindi na po ako ulit, pakawalan niyo na po ako! Sige, pakakawalan kita. Pero bantayan mo itong pinsan mo, ha? Opo. Nakita mo ako? Opo. Magkaintindihan tayo, ha? Sa oras ng madadang kitang sinasaktan mo, anak ko, o kaya pinapaiyak mo, malulunti kong kusok ko na ito. Umuha ka! Opo. Tatak mo sa utak mo! Opo. Bebe, alis na si Mami. Pinkies, pinkies, Mami. Ay, bango-bango. Kaya lang? Oo, balik ako, ha? Tanda mo si Mami ko. Opo. Okay na lang? Ha? Huwag ka na umiyak! Mapapagalitan ako ng mama mo nito eh! Baby! Huwag ka na umiyak, ha? Ha? Baby! Baby, tama na! Bakit ka ba umiiyak, ha? Nagugutom ka na ba? Pasensya ka na! Wala kasing hindi mo pagkain yung mama mo sa akin eh! Ha? Tahan na! Tumiyak yung anak ko! Ano ginawa mo dyan? Hindi ko naman po siya inaano eh! Ano yung inaano? Ba't umiiyak? Eh, kasi po... Baka po nagugutom na siya. Kasi wala naman po kayong iniwang data sa akin para sa kanya eh. Sumasagot ka pa sa akin, ha? Hindi po. Sumasagot ka ako doon ako, ano? Hindi ko po siya inaano. Ano yung inaano? Bakit umiiyak? Eh, kasi po baka nga po nagugutom na siya eh. Doon, panahong iyon, damang-dama ni Juliana ang kalungkutang sanhi ng paglisa ng kanilang ina. Alam niyang kahit ano pang pag-aalaga ang gawin niya sa kapatid na may sakit, hindi niya ito lubusan na mapoprotektahan laban sa pananakit at pang-aabuso ng kanilang tiyahin. Hindi naman maasahan ni Juliana ang kanyang ama, lalo pa nung magpa siya ito na mag-asawa muli. Alvi, may papakilala ako sa'yo. Siya si Kathy, ang bago kong asawa. Mag-aalaga sa inyo. Bagong asawa? Eh, paano naman po si Mama? Thank you.
Siya pala, Kati, siya si Dudes. Siya yung sinasabi ko sa'yo. Hindi naging madali para kay Juliana natanggapin ang kanyang bagong madrasta. Alvi, kamusta ang eskwela? Halika, kumain ka na muna. Ayoko kumain. Ako nagluto nito, anak. Sige na, masarap to. Ayoko sinabing kumain eh. O sige, kumain ka na lang sa loob ng kwarto ha. Dali naman. Ayoko sinabing kumain eh! Alvi? Alvi? Huwag ka nalapit. Huwag mo akong sasaktan, ha? Sasaktan? Bakit naman kita sasaktan? Alvi, huwag kang matakot sa akin. Gusto ko maging magkaibigan tayo. Hindi ako nandito para palitan ng nanay mo. Nandito ako para alagaan ko kayo. Tita Charing, lagi na lang po nila kaming sinasaktan. Kaming dalawa ni Dudes. Lagi na lang po kaming pinapalo. Tapos alam niyo po ba, tinali niya ako. Tapos, lagi na kaming sinasaktan ni Dudes. Lagi na lang kaming inaaway. Hindi niya po kami naiintindihan eh. Kaya simula ngayon, wala nang mananakit sa inyo ni Dudes. Ako magbabantay sa inyo, ha? Opo. Taliwas sa kanyang inaasahan, nakasundo ni Juliana ang kanyang madrasta dahil sa pagmamalasakit nito sa kanilang magkapatid. Naging maayos ang kanilang pagsasama, ngunit di nagtagal. Muli na naman silang magagambala sa biglaang pagdating ng isang bisita. Bango, no? Hindi lang mabango doon. Sexy pa! O, paano? Maghahanda na ako ng mga kain nyo, ha? Okay po. Nabate lang. Sasakin natin sa labas. Buka muna, buka muna. Siya, buka muna. Quite far. It's a long trip, but it's worth it. Mama? Dude, nandiyan si Mama. Mama! Mama, si
Dudes! 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 Si Mama, Dudes! 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 Si Mama! Dudes! Si Mama nandito, Dudes! Mama, akala ko po hindi na kayo babalik dito. Sinabi ko naman sa'yo, babalik ako, hindi ba? Dito na kayo titira? Ah, hindi. Nagbabakasyon lang kami. Babalik din kami sa Amerika. Oo! Huwag ka mag-alala. Kasi nag-usap na kami ng papa mo. Sa akin ka natitira, isasama na kita pagbalik ko sa Amerika. Talaga, Mama? Oo! Mama, maganda po ba dun? Sigurado ako, magugustuhan mo dun. Dun! Narinig mo yun? Pupunta na tayo sa Amerika, sasama na tayo ni Mama. Alvi. Bakit po? Ikaw lang ang isasama ko pagbalik ko doon. May iwan si Dudes dito. Bakit po hindi natin sasama si Dudes? Kasi mahirap dahil walang mag-aalaga sa kanya doon. Ako po. Hindi pwede, Alvi. Mag-aaral ka doon. Maiiwan si Dudes dito. Puro na si ate sa States. Sama lang kay Mama. Pero pangako ko sa'yo, pabalikan kita. At pag bumalik na ako, sa akin ka natitira. Ako na mag-aalaga sa'yo. Tutulman sa kalooban niyang iwan ang kapatid, nagdesisyon si Juliana na sumama sa kanyang ina patungong Amerika upang tuklasin ang iba't ibang oportunidad na maaari niyang makita doon. Ngunit hindi naging madali ang pag-a-adjust ni Juliana sa buhay sa ibang bansa. Girl, so quiet. Maybe she's retarded or something. I think she's from the Philippines or one of those third world countries. Well, if that's the case, she's definitely retarded. I think she's from the third world country. I think she's from the Philippines. She's retarded. Alvi,
What did I hear you say? Did someone say that to you? My classmate po, Daddy. Stop that, Avi. You don't have to listen to that. It's not true, okay? And you see, Filipinos, Asians, Hispanics, Americans, we are all the same. Okay, we are all God's children. And this is what I want you to have on your mind. Yes, po, Daddy. But, and there's something that I've been hearing that you don't talk in class. Your teacher told us that you don't talk to your classmates. Is that true? Can you tell me why? Daddy, because. Because what? I don't talk English good. Oh. Is that so? But if you don't start speaking the language, you will not be good at it. And don't mind what your classmate has to say, because I've got a secret to tell you. Americans are 10 times more stupid than Filipinos. You believe that? You're stupid, Daddy. No, I'm not stupid. Let's just say, I'm an exception, and so are you. Okay? Don't be shy or afraid anytime, because Daddy got your back, okay? Thank you for Daddy. How's school? Are you okay? Yes, Mom. Oh. Bakit parang malungkot ka? Mama, namimiss ko na po si Dudes. Hindi po ba natin siya pwedeng kunin? I'm sorry, anak, pero hindi pa natin pwedeng kunin si Dudes. Unang-una, mahirap kumuha ng tagapag-alaga dito. It's very expensive. Pangalawa, mag-iipon muna si Mama ng pera. At pag nakaipon na, doon pwede na natin siyang kunin. Gano'n pa po katagal yun. Alvi, huwag mo munang isipin yun. Ang isipin mo ay kung ano ang magiging buhay mo dito at kung ano ang mangyayari sa pag-aaral mo. Si Dudes, inaalagaan siya ng papa mo sa Pilipinas. Mama, nag-promise po kasi ako sa kanya. Sabi ko, ako mag-aalaga sa kanya. Parati na lang siya naiiwan. Adyo, kahit hindi maayos yung mag-iisip niya, alam ko masasaktan din siya. Alvi. Makukuha din natin si Dudes. Alam ko, maganda yung iniisip mo, maganda yung nararamdaman mo. But for now, it can't happen yet. It cannot. Tulog ka na. Huwag ka nang umiyak, ha? Nagtagal, nakapag-adjust na rin si Juliana. Ngunit sa kabila nito, hindi nawala ang hinanakit niya sa kanyang ina. Sanhi ng pag-iwan nito sa kanyang kapatid sa Pilipinas. Naging dahilan nito upang mapalayo si Juliana sa kanyang ina at maakit sa iba't ibang impluensya ng buhay sa Amerika. I miss my brother so much. My mom won't even get him. Can you believe that? Leaving your son like a piece of furniture? Don't worry about that. Come on. What? What's wrong? You want to do it here? What's wrong about that? Come on, let's get it on. Ano ba
ginagawa mo dyan sa buhay mo? Tingnan mo nga yung sarili mo, tingnan mo! Why? What's wrong with me now? Lahat mali sa'yo, Alvi! You always come home late and I don't even know where you are most of the time. I worry about you! So what? You care now? Huh? And what do you mean by that? Baka nakalimutan mong iniwanan mo kami sa Pilipinas at hanggang ngayon, wala ka pa rin kapakialam sa kapatid ko. Alvi, alam mong hindi totoo yung sinasabi mo. At kung hindi totoo yan, bakit hindi pa natin siya kunin, ha? Bakit takot kang masira buhay mo dito? Masyado mong masarap? Ha? Parang hindi ka nanay. Alvi, itong usapan na ito ay hindi tungkol sa kapatid mo at hindi tungkol sa ating dalawa. Tungkol ito dyan sa mga kalokohan mo. What the hell is wrong with you? Magaganda naman grades ko ah. Ano nilireklamo mo? I'm just trying to live my life. You're destroying your life and you're only 16 years old. Yeah, you're right. I am 16, so stop treating me like a child. Okay? And you know what? Kung hindi mo ko titigilan, uuwi ako sa Pilipinas. Iiwanan na kita. Huh? And stop acting like a mother kasi hindi bagay. Sawang-sawa na ako sa mga pananakot mo sa akin, ha? Gusto mong umuwi sa Pilipinas? Sige, magbalot ka! Umuwi ka sa Pilipinas! Umuwi ka! Ha? Sawang-sawa na ako sa'yo! Ay, sa iyo, ang gwapo-gwapo ng kapatid niya. Dida, dida! Andiyan na si Ate Alvi! Ayun na siya! Ate Alvi! Magka anak kayo! Ganda ka na. Ang ganda-ganda mo. Baba po. Bea, kunin mo na yung mga gamit. Sa pagbabalik ni Juliana sa Pilipinas, hindi naging maganda ang pagtanggap sa kanya ng mga tao, lalo na ang kanyang ama. Dala-dala kasi ni Juliana ang kanyang pagiging am-girl. Liberal na siya sa kanyang mga pananaw at wala rin takot sa kanyang pananamit at hitsura. Kaya lagi silang nag-aaway ng kanyang ama. Habang nandito ka sa bahay ko, ayusin mo nga yung sarili mo. Why? What's wrong with me? Tingnan mo nga yung itsura mo. Para kang hostess. Lahat ng tao dito sa lugar natin na pagkakamalang kang Japayuki. At kung ano-ano pa yung nilalagay mo dyan sa dila mo. Ay, tongue ring? Pa, Japayuki? Di mo ba alam ganito manamit yung mga tao sa States? Uso to dun. Okay lang to dun. At saka anyway, sila yung nagmumukhang tanga dahil 2000 na. Ganyan pa rin sa manamit, parang manang. Eh, wala ka naman sa Amerika! At huwag mong ipagmayabang sa akin na galing ka doon. Tandaan mo, dito ka rin nang galing! Para sabihin ko sa'yo, kung papipiliin ako ng anak, mas gusto ko pa yung anak na mukhang manang kesa katulad mo, mukha kang pokpok! I hate you!
hindi makasundo ang ama, ibinaling ni Juliana ang sarili sa pagmomodelo. Ito ang nagbigay daan upang makasali siya sa beauty contest na hiyas sa kadayawan ng Davao. Oh! Yeah! I cannot believe I won! I don't even know anything about the Philippines! Anak, maganda ka't matalino. Congratulations! I'm so proud of you! Thank you! You know what's so cool? This money I won, I cannot wait to get a cell phone. Oh, narinig mo! Yung anak mo nanalo sa hiyas ng kadayawan! Yeah! Narinig ko nga. Pa, aren't you proud of me? Sumali-sali ka sa contest, pero binilad mo naman yung katawan mo sa harap ng mga tao. Anong dapat kong ipagmalaki doon? Pa, wala ba akong nagagawang tama? Lahat na lang ba mali? Mabababawan ako sa mga pananaw mo. Pa, in case you forgot, I'm only 17 years old. What do you expect me to do? Save the world? Wala naman ako ini-expect sa'yo eh. Ang gusto ko lang naman, respetuhin mo sarili mo at yung mga biyayang dumadating sa buhay mo. Pa, ang gusto ko lang naman, tanggapin mo ako at turing mo akong anak. Kakampi ko dito. I just don't belong here. Every time nakikita ako ni Papa, napapagalitan ako. He just hates me. Kaya papakalayo muna ako, ha? Alam mo naman mahal kita, eh. I love you. Remember what I promised you before? That I'm gonna come back for you and take care of you and have you live with me? I promise you, I'll just fix everything. And once my life is straightened up already, babalikin kita. Sa akin ka natitira, ha? Sa akin din natitira sa alagaan na kita. Diba? We're supposed to take care of each other. Diba? I love you, baby. Demi, pakuhodo po yung nanay ko yung katulad nung dati.
Puro utang kayo. Hindi na kayo niya. Magabayad naman ang nanay ko, ah. Salamat, Mang Temi! Kuya, pwede mo makitawag? Sige, sige. 5 piso, ha? Hello? Kit? Hi! Yeah, this is Alvi. I met you at one of the fashion shows. Do you remember me? Oh, hi, Alvi. How are you? What's up? Actually, I'm not doing too good right now. Because, I'm really broke. And I've been staying, like, with Vaughn for such a long time. I was wondering if I could stay with you for a little bit. It's cool, you can stay with me and Raquel. Really? Okay. How do I get there? My house is easy to find. I'll give you my address and then get a cab to bring you here. Cab? Ano kasi, Kit? Wala kasi akong pera. Can you just tell me how to take the MRT there? Kawawa ka naman. It's okay, kuha ka dyan ng taxi. I'll just pay for it pagdating mo dito. Come on, write it down. Here's the address. Okay. Kuya, pwede po makiram ng ball pen. Thank you. Yeah, can you give me your address? Kit, maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin, ha? Pag magkapera na ako, babayaran kita. Alvi, ba't mo ba pinapahirapan sarili mo dito sa Maynila? Why don't you just go back to Davao? Kasi I wanna prove my dad wrong. Tsaka, I wanna show him na kaya ko mabuhay mag-isa and I'm not shallow. Don't worry. Pag may shoot ako and they need models, I'll recommend you. Alvi, there's nothing wrong naman with what you're doing. Kaya lang nag-aalala ako sa'yo. Mami, makachempo ka dyan ng siraulo. Patirahin ka nila sa bahay nila, tapos rapin ka naman. Maraming ganyan dito sa Maynila, puga dito ng mga loko. Kaya mag-iingat ka. There's always a good time for everything, you know. Pwede mo naman i-prove sarili mo sa mother time. Yeah, I guess you're right. Kaso wala na akong pera pang uwi sa Davao, eh. Why don't you call your dad? I'm sure nag-alala na yun. Kaya nga, kahit anong mangyari, father mo pa rin yun. Nga. Come on, call him na. Hello? Hello, Pa? I'm sorry. Sana mapatawad mo na ako. Kasi pa, kailangan ko na ng tulong mo eh. Kailangan ko nang umuwi dyan sa Davao. Hirap na sana ako ng konting pera. Pa? I'm sorry rin. Pero natuto kang umalis dito mag-isa. Dapat matuto kang bumalik sa sarili mong paraan. Huwag mong paglaruan ng buhay, Alvi. At dahil baka paglaruan ka nito. Mag-iingat ka dyan. Thank you.
Hello? Hello, Alvi? Ma? Yeah, si mama ito. I spoke with your papa at sinabi niya sa akin kung anong problema mo. Yes, I'm sending you the money. And please go back to Davao. Okay? At Alvi, straighten up your life, pwede? Anak, I'm very, very sorry for what we did to you and dudes. I hope you can forgive us. But please, please, anak, don't make us suffer by ruining your life. You know that we love you very much. Ma, sorry. Thank you. And next time, kapag meron kang gagawin na isang bagay, dapat pag-isipan mo yan ng maraming beses. At kung ayaw mong tratuhin ka namin na parang bata, ipakita mo sa amin na kaya mo nang dalhin ang sarili mo. Do you understand, anak? And lastly, kung gusto mong respetuhin ka ng iba, dapat matutunan mo munang respetuhin ang sarili mo. Naintindihan mo, anak? Okay po. Hindi ang sanaping natanggap niya sa kanyang ina, kundi ang mga iniwan itong salita, ang higit na nag-udyok kay Juliana na magsumikap. Mikit, maraming salamat ah. Okay lang yun, no? We had so much fun naman, di ba? Yeah. Next time you're in Manila again, tawag ka lang. Basta hindi yung naglalayas ka, ha? Alvi, where are you going? She's going back to Davao na. Oh, yeah, right. But before you go, gusto mo mag-artista? Ako, artista? Of course. May friend kasi ako sa isang production outfit at nagpapa-audition sila para maging bida sa isang pelikula. Really? Oo. Oh, tinanggap ni Juliana ang alok na mag-artista. Naging matagumpay naman ang pelikulang pinagbidahan niya at dahil doon ay umusbong na rin ang kanyang career. Pero matapos makamtan ang inaasam na kasikatan, muling binalikan ni Juliana ang naiwan niyang pangako sa kapatid.
niyo na si ate. Di ba, promise ko sa'yo kukuhain kita? Di ba? Mahalaga natin isa't isa, okay? Mula ngayon, magpakailanman. Dinala ni Juliana si Dude sa Maynila at siya na ang kumukup dito. Bukod doon ay sinubukan niya ring ipagamot ang mga mata nito. Pero sa kasamaang palad, sinabi ng doktor na hindi na ito muling makakakita. Dok, ang tanong, maaari pa ba siyang makakita muli? Sa pag-asa na makakita, medyo wala na, no? Ano sa tingin mo ang magiging susunod mong hakbang? I'm disappointed. Wala, gagawin ko na lang lahat. Maybe have him checked again. Try ko lang ulit. Yeah. I still have hope naman. Mm-hmm. Bigay ko na lang yung kung ano yung gusto niya, mga maliliit na bagay. Gayunpaman, naging mabuti ang pagsasama ng magkapatid. Juliana, sabi ng mga psychologist, no, yung daw biktima ng child abuse, pag nag-mature, no, pag lumaki na, nagkakaroon daw talaga ng epekto eh. Ngayon na you're already mature, no, nakikita mo ba yun sa buhay mo na yung pang-aabuso sa'yo nung bata ka, lumalabas ngayon? Pag may nakikita akong mga batang na-abuse, nasasaktan ako kasi nare-remember ko. Feeling ko ako yung na-abuse. Ikaw lang ba talaga ang kaisa-isa nagmamahal kay Dudes? Hindi sa naman tansya mo? Ah, hindi naman. Marami lang po. Pero kaisa-isa kang kapatid? Only full-blooded. Full, yeah, your full sister, no? Yes. Ano ang gusto mo sana, ang ambisyon mo sana para sa kapatid mo? Gusto ko lang na komportable buhay niya, na makakain siya ng tama. Hopefully, kung makakuha ko ng second opinion, kung makakita pa siya, gagawin ko naman ang lahat. At what age mo gusto magka-familia ng sarili mo? Within the next 10 years. Naiisip-isip mo na ba yan at your young age na, paano si Dudes yung pag nag-asawa ka, nagka-familia ka? Yung mga guys na kunyari manliligaw sa akin or humihirit here and there, pinapaalam ko agad sa kanila na ito kapatid ko to, mahal ko to. So okay. Pag nag-i-invite out of town, sabihin ko, kapatid ko, sasama ko. Pag may nararamdaman ako... Nag-date ka, kasama mo yung kapatid mo. Oo naman! Really? Pag out of town, kasi ganun na yun eh. Ako, he's, ano na eh, parang... A part of you. Yeah, definitely. Package na yun. Has it ever happened na merong nag-date sa'yo na ayaw isama si Dudes? And what did you naman. Do? What did you do? Tipong, punta tayong Tagaytay. Okay, sige, sama ko si Dudes. Paano, wala akong driver, blah, 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 ganun. Huwag mo na lang isama, mahirapan tayo eh. Ayun na, okay, sige, wag na lang. Baba ko na yung phone. Hindi ko na siya kakausapin. Anong umiiral sa isip mo pag gano'n ang reaction ng lalaki sa'yo? Nahihirapan kasi ako mag-divide ng time ko. Siyempre, I'm busy with work. My brother needs attention din. Eh kung magka-boyfriend ako, tapos magsaseryo siya sa kapatid ko at ayaw niyong kasama ko kapatid ko, paano na lang yun? Eh di walang mangyayaring relasyon. Oh. But how are your parents now? My parents, my mom, she's good. Yung papa ko naman, okay naman po siya sa Davao. Thankful naman ako sa pagiging strict niya at sa pag-treat nila sa akin. Kasi kung hindi naman dahil sa pag-disiplina niya sa akin, hindi naman ako magkakaganito. Hanggang kailan ka magiging sexy star? Hindi ko po alam kung hanggang saan, hanggang kailan nila gusto ako. Alam mo, dito sa Pilipinas, pag sexy star ka, parang mahirap kang makahanap ng lalaki na talagang... Yeah. You know, who will take you for his wife. Hindi ko sinasabing hindi pwede, pero mahirap. Hindi kasing dali ng isang ordinaryong artista, halimbawa na hindi sexy star. Do you realize that? Yes. Alam mo ba yun? That's why I'm staying single. Mahirap din kasi alamin yun kung yung lalaki
para lang sa katawan mo or what? Anong matututunan ng televiewers natin sa buhay mo, Juliana? Huwag niyong sirain yung college days niyo. Kasi once sinira niyo yun, mahirap nang balikan yung mga, yung age na 19. Dun sa mga kids din na medyo nagre-rebelde, wala kayong reason na magrebelde dahil choice niyo yun. Kasi marami nagsasabi, oh, dahil yun sa parents ko, sa pag-raise nila, it's not. It's your own person. It's your own it's personal your choice. Juliana, we wish you all the best. At sa paghahanap mo ng lalaking talagang magmamahal sa'yo, we wish you all the luck. Thank you very much. At pinahintulutan mong gamitin namin o tampok namin ang iyong buhay para kapulutan ng aral ng ating mga televiewers. Thank you. Thank you po, Tita Mel. Thank you din sa magpakilanman and GMA Kapuso. Magpapasalamat din pala ako. And first, pasalamat ako sa mama, papa, mommy and daddy ko, sa mga parents ko, sa pag-raise sa akin. Kung hindi dahil sa kanila, hindi ako ganito ngayon. Hindi ako ganito ka-disciplined. Sa Blanco family, sila po yung kumupkup sa akin nung time na walang-wala talaga ako. Thank you, Ate Inkan, Kuya Boy. Kahit na medyo naghihirap tayo dyan, andyan pa rin kayo at inasikaso niyo pa rin ako. Siyempre sa ate ko at kuya ko, Ate Sharon, Kuya Alwood, salamat sa pagbibigay sa akin ng maraming lessons at the time na medyo teenager pa ako. Best friends ko, Adrian, Osit, Happy C, Abby Shiharakit, Barakias, and Von Yu. Thank you all for always standing by me at saka yung mga times na talagang walang-wala akong matirhan, wala akong pagkain, nandiyan kayo. Salamat sa food! And last but not least, to dudes, thank you baby, kahit na di ni mo ni madunggan or makitaan, kabalo ko nga, kasabot ka na ako, unya. Mahal kita. Tapos, sana lang maging masaya ka. So, kahit na hindi niya ito naririnig or maririnig or maintindihan, pinapaalam ko lang ito sa buong mundo. Siya talaga yung nandito. So, kung sino yung mga lalaki maniligaw sa akin, mahalin niyo muna kapatid ko bago ako. May warning agad, ha? Oo. Okay. Huwag kayong magkakamali. Juliana, maraming salamat. Bagamat naging mapait ang relasyon niya sa kanyang mga magulang nung una, namulat na rin si Juliana sa kahalagahan ng pagpapatawad at pagpapakumbaba. Ngayon, patuloy na nagsusumikap si Juliana sa mundo ng telebisyon at pelikula. Ngunit ano man daw ang kanyang maabot o marating, mananatiling inspirasyon sa kanya ang nag-iisang kapatid. Para kay Juliana, walang kapantay ang makapagbigay ng pag-asa at kaligayahan sa iba. Ako po si Mel Tianco at ito ang kwento ng bawat isa sa atin. Ngayon, bukas at magpakailanman. Magpakailanman.